بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد سنعلى الله سبحانه وتعالى أن أوين أن أبقين قرينا تشاد فسلاماتا نواعي أن فقبالا أتكفيقان أسمى نواسة تنفينا كممحال نسبة محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, sa mga panahon na tayo binibiyayaan ni Allah SWT ng mga bagay na sabihin na natin ito yung mga chance, no? Yung mga pagkakataon na tayo ay nabubuhay at inaabutan natin yung mga araw o di kaya mga panahon na kung saan nag-iipon yung mga dakilang gawain, mga malalaking pagsamba kay Allah SWT. Ang katotohanan nito, itong araw na ito, second day na ng 10 days or 10 nights, first 10 nights or first 10 days ng Dhul-Hijjah. At ito yung second day or second night, no? Itong mga araw nito, napakarami ang dapat na isaalang-alang at malaman natin bilang mga bagong Muslim na alam natin kung ano yung mga gagawin natin dito. Insha'Allah, sa konting kalaman na ibibigay sa akin ni Allah SWT, susubukin kong ipaliwanag sa inyo at ikwento, no? Kung paano nag-start ang Hajj. Anong hikma nito? At sino yung sinacrifice, yung pag-commemorate o pag-alala sa nangyaring pagsasacrifice ni Ibrahim alayhis salam sa kanyang anak, at yung sakripisyo ni Abraham, gayon din ang sakripisyo ng kanyang anak. Actually, yung inihanda kong lecture ngayon, is hinati ko. Actually, ako yung lecturer nyo sa araw na ito, but I prefer na nandito rin yung isang pinsan ko na nag-aaral din siya sa University, Imam University sa Indonesia. So, para at least makakuha din tayo ng kaalaman sa kanila na hindi pa lagi ay nandito sila. Hinati namin yung aming subject. Ako yung magkukwento at bibigyan ko ng konting pagpapaliwanag yung rulings ng pagkatay o pag-sacrifice. At ngayon, inshallah, dahil nga napakahalaga ng araw na ito, mas maganda siguro kung madaanan muna natin kung ano yung naging daan o di kaya naging simula ng kwento ni Ibrahim, yung pagkakasimula ng ating Hajj. Kailan ito nagsimula at paano ito nagsimula pala at ano yung mga ginagawa sa gawain Hajj. Sa tulong din ng aking kapatid, inshallah, ipapaliwanag niya kung ano yung mga ginagawa sa Hajj at mga kakahalagahan at kadakilaan ito. Okay. Yung nakaraang Sunday, ang tinalakay nyo is yung about sa Hajj, di ba? Yung mga nandito about sa mga gawain at mga dapat isaalang-alang sa pag-Hajj. Ngayon naman, ano yung history behind nitong pag-Hajj, yung lalong-lalo na yung kasa, yung history yung nangyari kay Ibrahim at sa kanyang anak, gayon din sa kanyang asawa. Okay. Si Ibrahim alayhis salam, alam natin na siya isa sa pinakadakilang propeta o tinawag nating ama ng mga propeta. Kilala natin siya sa ganung katawagan. Si Ibrahim, ang katotohanan nito, o si Abraham, noong unang panahon pala na siya ay ginawang propeta ni Allah, ang katotohanan nito is nagnanais na siya na magkaroon ng anak. At that time, ang kanyang asawa ay si Sarah. No? Si Ibrahim, siya ay palaging
naglalakbay papuntang Sham sa parte na sa banda ng Syria at saka sa Palestine, Jordan. Yan ang tinatawag na Sham. Minsan babalik siya sa kanila at minsan naman maglalakbay siya. That time, parang hinihilin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana magkaroon sila ng anak. Subalit, sa hindi magandang pagkakataon na si Sarah pala ay hindi pala siya magkaanak. Kaya nangyari, o sinubukan din ni Sarah na sana magkaroon sila ng anak pero talagang hindi sila pinagpapalad ng Allah. Hanggang sa ang ginawa ni Sarah ay kumuha siya ng, o bumili siya ng alipin na babae at ang intention niya roon ay ipaasawa niya kay Ibrahim para magkaroon sila ng anak. To cut the story short, English. Nagkaroon ng anak si Ibrahim at si Hagar. At ang kanilang naging anak ay si Ismail. Alam niyo ba sa time na yon talagang gustong-gusto ni Ibrahim, si Ibrahim yung kanyang anak, parang tinatawag sa Arabic na Qurrata'ain. Ibig sabihin talagang brilyante siya sa paningin ni Ibrahim dahil sa tagal ng panahon na gustong-gustong magkaanak ni Ibrahim, subalit hindi sila pinagpapalad ni Allah SWT. Halos dumating na sila sa edad na kung saan, sabi nga nila, malapit na nang magminubos sa katandaan nila. Subalit, dininig pa rin ang dalangin nila na magkaroon pa rin ng anak. So, nung nagkaroon sila ng anak, si Ibrahim. Siyempre, si Ibrahim alayhis salam, sa tagal ng panahon na gusto niyang makakita ng kanyang anak, ng sarili niyang anak, at nung ipinagkaloob sa kanya si Ismail, siyempre tuwang-tuwa siya. Halos palagi niyang kalaro. Binabantayan niya ang paglaki ni Ismail alayhis salam. Subhanallah. Ngunit ang masakit no si Sarah, yung dating asawa ni Ibrahim, nasasaktan siya. Sa nakikita niyang labis na katuwaan ni Ibrahim, na alam ni Sarah na hindi sa kanya nanggaling si Ismail. So anong ginawa ni Ibrahim? Hanggang sa humiling na lang niya kay Allah na ilalayo na lang niya yung anak niya doon sa wilderness. Sa lugar na kung saan puro disyerto lang. Imagine, para lang mawala yung sakit ni Sarah, inutusan din siya ni Allah SWT na dalhin ang kanyang pamilya doon sa disyerto ng, parang disyerto ng kawalan. Pag sinabi natin disyerto ng kawalan, it means no water, no foods, no animals, parang walang-wala. Walang-wala siya. So, kay Ibrahim alayhis salam, hindi niya kakayanin kung paano ko iiwanan ang aking pamilya na sa disyerto na walang-wala. Walang sign ng tubig, walang sign ng pagkain. Subalit yun lang inutos sa kanya ni Allah, kaya napilitan siyang kunin ang kanyang pamilya at yun niya iwanan. Nung iniwan ni Ibrahim alayhis salam ang kanyang pamilya, si Hagar at saka si Hajar, at si Ismail, siyempre meron sila daladalang baon, tubig at ilang mga pagkain. Nung akmang paalis na si Ibrahim alayhis salam at pupunta ulit siya sa Sham, muli kayo doon sa kanyang pamilya, babalik siya ron kay Sarah. Alam niyo ba yung pagsubok doon ni Ibrahim alayhis salam at saka kay Sarah bilang pagsunod nila kay Allah? Nung siya ay tumatalikod pa lamang, tinawag siya ni Sarah. O Ibrahim, iiwanan mo ba kami sa lugar na ito na kung saan walang pagkain, wala man lang tubig? Hindi sumagot si Ibrahim. At dahan-dahang nagpapatuloy siya sa kanyang paglakad. At tinawag siya muli ni Sarah, at sabi sa ni Hajar, at sabi sa kanya ni Hajar, O Ibrahim,
paano magagawang iwanan kami sa lugar na to? Ngunit kung ito man ay kautusan ni Allah, kami ay magsasakripisyo at susunod kami sa kagustuhan ni Allah. At itinugon sa kanila ni Abraham, yan ay kautusan ni Allah, at nagsabar si Hagar dahil yun ang kagustuhan sa kanya ni Allah. Imagine that time talagang walang-wala. Walang tubig, walang pagkain. Mahirap sila makakuha ng mga kung ano yung maaari nila na ikabuhay. Subalit, nandahil sa yun ay kautusan sa kanya ni Allah, sinabi ni Hajar sa kanya, ako ay susunod. Sapagkat ito ay kagustuhan ni Allah para sa amin, kami ay magsasabot at ito ang kagustuhan ni Allah. Susunod kami. Imagine mga ilang araw lang naubos ang pagkain at inumin. So, isang normal lamang sa ina na inaalagaan niya ang kanyang anak na maghanap ng pagkain. Nilagay ni Hajar ang kanyang anak sa isang lugar na kung saan doon itinayo ang Kaaba. Pero hindi mismo sa Kaaba, malapit lang siya doon. Sa sobrang kalituhan at hindi na alam ni Hajar ang kanyang gagawin para makakita ng pagkain o tubig man lang na kanilang may inom, ang una niyang nakita ang isang mataas na lugar na tinatawag na Safa. Doon siya unang pumunta. Nung pagdating niya doon, inikot-ikot niya yun at wala siyang makita. Hanggang sa tumingin-tingin na naman siya sa isang medyo may kalayuang lugar at nakita naman niyang medyo may mataas na lugar at pinuntahan niya yun at unang tinatawag na Marwa. Halos ganun ang ginagawa niya, na pabalik-balik siya sa Safa at hanggang Marwa, tapos babalik naman sa Safa hanggang sa paikot-ikot siya, pabalik-balik lamang siya ng halos 7 beses. At wala talaga siyang makita. Sa sobrang kauhawan na at kagutuman ng kanyang anak, at nakita yun ni Allah SWT ang totoo noon, may mga kwento kasi na dahil daw sa paa ni Ismail, ganun-ganun niya at may lumabas. Then actually, ang bata malikot. Ginagalaw niya ang kanyang paa, kaya lumabas sa kwento na dahil daw sa pag-ganon-ganon ni Ismail, lumabas ang tubig. At yun yung tinatawag na Zamzam. And actually, inutusan ni Allah SWT ang isa sa mga anghel, yung kanyang pakpak ang iginalaw sa ilalim, at tamang-tamang siya, hindi nila maramdaman yun eh. Yan yung kapangyarihan ni Allah at kakayahan ni Allah, na noong ginagalaw ni Ismail, tamang-tamang lumabas din yung tubig, pero ang hell ang inutusan ni Allah para hukayin yun at lumabas yung tubig. At yun ang naging pagkain nila. Yung Zamzam. Imagine yung Zamzam na ito, yung tinatawag na Zamzam, na yung name, kung paano nagsimula yung name na Zamzam, doon pala sa panahon ni Hajar, no? Kapag daw may nangyari maganda sa kanila, parang kumakanta sila. Kaya yung parang gumagano siya. Kaya yung Zamzam, parang ganyan yung kanta, kaya lumabas yung pangalan ng Zamzam. Kasi kung tutusin, wala siyang kahulugan yung Zamzam. Wala siyang kahulugan na Arabic. Kanta lang niya yun. Parang sa atin, minsan, kung ano-ano yung nabubuo natin salita. Diba? So, kaya nabuo yung salitang yun dahil para siyang kumanta sa tuwa nung nakita niya. Kaya Zamzam ang naitawag sa tubig na yun. And imagine ang Zamzam na ito, kapag nakainom ka ng sapat, para kang busog na busog at hindi mo na kailangan kumain. At sa matagal na panahon na nangyayari yun, yun lamang yung tanging nakakain nila. Yung naiinom nila at nagiging silbing pagkain nila. May mga lumalabas din na study, pag-aaral patungkol sa Zamzam, na kahit maghanap daw kayo ng pinakamalinis na sterilized water o mineral water, mas malinis pa rin ang Zamzam water. At sinabi pa ng mahal na Propeta sallallahu alayhi wa sallam, shifa'ul likulli da,
ito ay gamot sa lahat ng uri ng sakit, itong zamzam na ito. At isa pa sa mga miracles ng zamzam na ito, imagine, na sa tagal ng panahon pa ni Ibrahim, no? Nung iniwan niya ang kanyang anak doon, hanggang ngayon, tuloy-tuloy na ng tubig ang kinukuha mo na zamzam, nakakarating sa Amerika, nakakarating sa China, sa Vietnam, hanggang sa atin dito sa Pilipinas, pinakadulo-dulo na, pero hanggang ngayon, hindi ito nauubos. Sa pag-aaral ng mga nagdidrilling ng tubig, kapag naubusan na ang tubig, ang dinidrill nila, yung balon, araw, kaya parang abutin siya ng linggo o buwan bago ulit mag-refill. Umatagal minsan. Pero ang zamzam, gaano man karami ang tubig na kinuha, within 5 minutes, full ka agad. And until now, ginagamit pa rin. Ganun ang miracles ng zamzam. Wow. So, ito ang nagsilbing pagkain ni Sarah at ang kanyang anak na si Ismail. Wow. At ito rin ang naging, siyempre, yung inumin kasi nila yung tubig, ang zamzam, di ba? Kanina sinabi natin na para na rin itong pagkain. Kaya ito nang nagsilbing parang pinakpagkain nila. Hanggang sa mayroong mga manlalakbay, yung mga malalapit sa lugar na yon, at nakikita nilang sa kalangitan ay may mga ibon na umiikot-ikot. So sa kanila, kapag nakita nilang may ibon na umiikot doon, na palaging bumabalik-balik doon, may tubig. Or else may hayop na namatay at pinupuntahan ng mga ibon. Yung mga manlalakbay na yon, nagpalipad sila ng ibon, yung alaga nila, parang pinatingin nila kung ano ba yung nandun. Hanggang sa bumalik na yung ibon at nakita nilang may tuka-tuka siyang tubig. Yung bang parang may sign of water sa kanyang, siguro sa kamay, kaysa tuka. At sinabi, totoo nga, may tubig. And then, inaanap nila yung lugar na yun, tinuntun nila yung lugar na yun, at natagpuan nila si Sarah at ang kanyang anak. Hindi nila pwedeng angkinin ng tubig yung lugar ng tubig. Pwede silang makinom, makitira doon, pero hindi lang pwedeng ariin. Sabi niya, oh, we own already the well. Dahil dalawa lang kayong nandyan, so mas maganda kami. So sabi ni Hajar sa kanila na hindi nga lang po pwedeng ariin nyo, wala kayong karapatan sa tubig, pero pwede kayong minom at pwede kayong kumuha, walang problema. Okay. So, sa tumagal na civilization, hanggang sa dumami na yung mga nakatira doon, hanggang sa lumaki na rin si Ismail alayhis salam. At si Ibrahim, nasan siya? Doon siya nanatili sa Sham. Sa parte ng Syria, Palestine, mga ganyan, sa Masjid al-Quds. That time, ang nauna kasi yung Masjid al-Quds, ano yun sa Palestine. At yun ang pinakaunang kibla. Wala pa yung Makkah. Kasi wala pa, hindi pa natayo. So doon siya nanatili. Kasi ang nagtayo ng Masjid al-Quds, sino? Si Dawud? Saka si? Sino kasama ni Dawud? Nakalimutan nyo na. Ha? Allah. Ang nagtayo doon ay si David o si Dawud. At meron siya isang propeta din kasama. Na si Prophet David, Dawud, diba, isa sa mga kakayahan na meron sa kanya is yung kaya niyang mapalambot yung medwa siya na pinapalambot niya yung bakal at nahugis niya yung dong na pamamagitan lamang ng kamay niya. Yung mga bakal na yun, imagine. Yun yung binigay sa kanyang mukjiza na ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagtugon sa lahat ng kanyang mga panalangin at bilang kabutihan din kasi siya isang mabuting tao at isang propeta. Kaya doon na natili si Ibrahim sa Quds. Okay. Inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na itayo. So, meron ako nakalimutan. Noong that time na si Hajar, no? Iniwas sila ni Abraham, ni Ibrahim alayhis salam, meron yung dumating sa kanila na siya yung nag-spread ng wings para ilabas yung tubig. Tapos nakarinig sila ng salita at sinabi sa kanila ng anghel na yon, huwag kayong mag-alala napagkat kayo ay nasa protection ni Allah. At alam nyo ba, sabi niya, na sinabi ni Allah na yung anak mo at si Ibrahim, itatayo nila ang dambana, yun yung Makkah, yung Kaaba, pinakaunang dambana ng mga Muslim. Yun yung Kaaba.
So, masjid. Kaya ang sinabi sa Quran, na inutusan, kumbaga, that time, yung anghel ngayon sinabi sa kanila na huwag kang mag-alala sapagkat yung anak mo at si Ibrahim inutusan na sila ay magtatayo ng masjid dito sa lugar na to. So, lubhang nasayahan at kumbaga napawi yung pagod at saka yung kalungkutan na nararamdaman ni Hajar. Kahit na alam niya dahil siya ay sumusuko kay Allah, sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi na siya nag-alala. Sabi niya, dahil ito ay gusto ni Allah, alam ko na kami ay gagabayan at pag-proteksyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Noon nandun si Ibrahim sa Sham, merong wahi na dumating sa kanya. At ang wahi na yung na dumating sa kanya, na inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala para itayo na yung Makkah. Itayo na yung Kaaba. Itayo, magtayo na sila ng masjid doon sa lugar na yun. Subhanallah. At nagmadali si Ibrahim para pumunta sa Makkah, yung lugar kung saan doon naging Kaaba. Imagine, siyempre kung gaano kalayo yung kanilang nilalakbay. Sumalit sila yung mga propeta, kaya sila binibigyan ng lakas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung dumating si Ibrahim alayhi salam doon, kinausap niya kaagad itong si Ibrahim. Pero although si Ibrahim alayhi salam, bago pa siya utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nangyayari din na binibisita ni Ibrahim, no? Nagbalik-balik din siya doon. Nangyayari din na binisita din ni Ibrahim si Hajar at saka yung alak niya. Tapos minsan, namatay na pala si Hajar at yung asawa na lang ni Hajar ni Ismail ang nakausap ni Ibrahim. Sabi nga, nung dumating siya doon sa lugar na yon, inahanap ni Ibrahim siyempre si Ismail yung anak niya. At ang tanging nakita na lang niya yung asawa niya, tinanong niya yung asawa niya, sabi niya, hindi mo ba nakita o hindi mo ba kilala yung ganito hanggang sa dinescribe niya, ay yun yung asawa ko, pumunta siya sa ganito, si Ismail, sabi niya, pumunta siya at siya ay nangaso, yun, yung naghunt sila ng pagkain namin. So ano ba ang pagkain nyo dito? Sabi niya, ang nakakain namin dito ay meat at nakakainom naman kami ng malinis na tubig. Kaya natuwa si Ibrahim, kaya umalis na naman siya at bumalik siya sa Sham. At sabi niya doon sa asawa niya, sabi na lang kay Ismail, pakiabot na lang sa kanya yung aking salam, yung assalamu alaikum. Para malaman, kasi siyempre matatagalan pa yun bago makabalik, kasi ang mga naghahunting that time, nangangaso, linggo o buwan silang naghahunt, matagal talaga bago sila magbalik sa kanilang lugar. So hindi na nahintay ni Ibrahim alayhis salam hanggang sa bumalik na ulit siya sa Sham. At nung pagbalik niya sa Sham, doon na nangyari yung revelation sa kanya na ya Ibrahim, inutusan sa niya ni Allah subhanahu wa ta'ala para itayo na nga, i-build na yung masjid, yung Masjid al-Haram, yung Kaaba. Nung dumating na si Ibrahim alayhis salam doon sa Makkah at tinatayo na ni Ismail, tinutulungan, masayang-masaya si Ismail dahil siyempre malaki na siyang tao. Tamang, kumbaga, kalakasan na niya at siyempre hindi ka naman basta-basta makakasama sa nagahan kung hindi ka nasa tamang edad, nasa tamang gulang at kalakasan mo na. So, tuwang-tuwa si Ismail nung nabalitaan niyang dumating si Ismail at sinabi pa sa, nung nabalitaan niyang dumating si Abraham at sabi nga sa kanya, ni Ismail, ni Abraham na mashallah, tatayo natin ang bahay dito. At si Ismail lang nag-iipon ng mga kahoy, ng mga bato. At si Ibrahim naman ang siyang nagpapatong-patong doon sa pagtatayo niya. Hanggang sa noong tumaas na nga, meron siyang kinuhang isang bato. Na kung saan, yun yung ginagawa niyang tuntungan. At kung makikita niyo sa Kaaba, meron doon isang gilid na tinakpan nila at yun ang tinatawag na Makamo Ibrahim. Yun ang tinatapakan o tuntunan, footprint ni Ibrahim nung itinatayo niya yung Kaaba. Kaya tinawag niya ng Makam Ibrahim. Okay, kasi yun yung tinutuntunan niya. Siyempre kasi tumataas na eh. Pero
By the way, si Ibrahim, malaki siyang tao, matakas ang kanilang mga height, hindi katulad ko. No? Matatangkad silang mga tao, malalaki silang mga tao. Tahit. At sa kasagsagan ng pagpapatayo nila nung bahay, siyempre, nakikita na naman niya si Ismail. At siyempre, at parang nawiwili naman siya dahil namimiss niya masyado si Ismail. No? So, sinubukan siya yung pagmamahal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Ismail alayhi salam. Ito na naman at may dumating na wahi at pagsubok pala ito ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim alayhi salam. Subhanallah, noong malapit na nilang matapos ang Kaaba, biglang may dumating sa kanyang wahi habang siya ay natutulog. At nung dumating sa kanyang wahi, sabi ron, falamma balaga sa'ya, nung siya ang tinutukoy doon na lumaki na si Ismail. Siya ay malaki na. At sabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamamagitan ng salita ni Ibrahim, sinabi niya sa kanyang anak, sabi niya, Ya Bunay, inni ara fi manami anni adbahu. Yun yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na ginamit niya ang dila ni Ibrahim alayhi salam. So syempre, sinabi natin kanina na si Ismail ay kurrata ayun. Ibig sabihin ng kurrata ayun parang sobra pa sa napakahalagang bagay, brilyante. Sa paningin ni Ibrahim alayhi salam, si Ismail, na mahal niya yung kanyang anak. Sa tinagal-tagal ng panahon, doon lamang siya nakakita ng kanyang anak na si Ismail. No? Subhanallah. So nung iniwan, nung ginagawa nila, tinawag niya. By the way, kasi alam mo kasi yung mga historian natin minsan yung mga kwento nila, anong tawag dito, yung bang tinitignan nila kung sino yung pinaka maganda yung narration nito at yung kinukuha nila. No? Kanina sinabi natin na namatay si Hajar. No? Pero bago mamatay si Hajar, lumabas dito sa kwentong ito na that time, nangyari na yung pagkatay kay Ismail. Yung pag-sacrifice, yung pagputos ng pag-sacrifice kay Ismail. Nangyari na yun. Okay. Kaya sinabi ng mga scholars, ito yung mas malakas. Okay. Ang ginawa ni Ibrahim alayhis salam, dahil sabi niya, napakabigat itong revelasyon na dumating sa akin, parang hindi ko yata ito kakayanin. Anong ginawa niya? Dahan-dahan pala niyang tinawag para hindi daw magising ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang tinawag ang kanyang anak na si Ismail at nag-usap sila. Sabi ni Ibrahim alayhis salam sa kanyang anak, sa pamamagitan ng aya kanina, sabi niya, inni ara fi manami anni adbaho, fandur mada ka. Ano ibig sabihin nito, o aking anak? May revelasyon dumating sa akin. At sinabi sa akin ni Allah na ikaw ay aking sasakripisyo. Nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking iaalay. Ikaw ay aking kakatayan. Ano ang magiging palagay mo? So dito, yung salitang ano ang magiging palagay mo, hindi kinukuha ni Ibrahim kay Ismail kung ano ang masasabi niya, kung ano palagay niya. Dahil sila ay mga propeta. Ibig sabihin, pag propeta ka, mulzim ka, obligado ka sa pagsunod kung ano ang revelasyon sa iyo ni Allah SWT. Subalit, yung palang fandur madatara, tignan mo kung ano yung palagay mo. Gusto lang niyang, kumbaga para maging mahinahon at pababain ang loob ni Ismail. Kasi baka magalit siya, baka magtampo siya, baka kung ano ang maging reaksyon ni Ismail. Subalit si Ismail ay isang propeta din. Ano ang sinagot sa kanya ni Ismail? Ang sabi niya kay Ibrahim, Ya Abati, if alma tu'mar, satajiduni insha'Allah, insha'Allah minas sabirin. Sabi niya, O aking amang,
O aking ama, sabi niya, gawin mo kung ano ang inutos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at inshallah ako ay makikita mo sa mga taong may sabar. Oo. Ito yung tingnan, imagine yung tugon ni Ismail alayhi salam sa kanyang ama. Yun yung reaction ng may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sila yung makikita natin yung paghakok ng anumang revelasyong ibinatay o revelasyong iniatas sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanila itong sinusunod at tinatalimas kanilang sarili, kahit na ito ay napakabigat. Allahu Akbar. At isinama naman ni Ibrahim alayhi salam si Ismail. Dumaan muna sila sa Jamarat. At pag dumadaan sila sa Jamarat, may syaitan ang pagkakita sa kanila. Si syaitan, at sabi ng syaitan sa kanila, "Ya Ibrahim, paano mong magagawang isakripisyo ang kaisa-isa mong anak?" At kumukuha ilang bato si Ibrahim at kanyang binabato ang syaitan. Hanggang sa dumating na naman sila sa isang bahagi na kung saan nandun na naman nagpakita yung syaitan, at ganun na naman ang ginawa ni Ibrahim at kanya na naman binato ng 3 beses. Hanggang sa dumating na naman sila sa isang bandaroon at meron na namang lugar na kung saan nagpakita na naman si syaitan, at ganun na naman ang ginawa ni Ibrahim, kanyang binato at dumiritso sila sa mina. Wow. Nung nandun na sila, at handang-handa na rin si Ismail alayhi salam na may-ari siya. Nung dumating na sila doon, sabi niya sa kanyang tatay, "O aking tatay, o aking ama," sabi niya, "O Ibrahim," sabi niya, "O aking ama, handang-handa ka na ba para i-alay ako?" Pinapalakas pa niya ang loob ni Ibrahim. Kasi baka mamaya, yung pagmamahal ni Ibrahim, sa pagsunod niya kay Allah, hindi yun ang masunod niya. Baka mamaya, "Ya Allah, baka pwedeng anak ko ito." Pero dahil sila ay propeta, kailangan nilang sumunod. Imagine si Ismail, pinapalubag pa ang loob. Pinapalakas pa ang loob ni Ibrahim para lang sundin niya, gawin niya ang anumang inutos sa kanya ni Allah. At nung nandun na sila, at nag-uusap sila, subhanallah, yun yung masakit. Alam mo bang sinabi ni Ismail alayhi salam sa kanyang ama? Sabi niya, "O aking ama." Sabi niya, "O aking ama." O qalat Ismail, "Ya abati, أشدد ركبتي حتى لا أتربو وأخفف عني ثوبك." Sabi niya, "Aw, aking ama, patalamin mo ng maayos ang iyong kutsilyo, ang iyong itak, para hindi ko ito maramdaman. At kapag ako ay iyong gigilitan na, bilisan mo para medyo maging magaan para sa akin." Allahu Akbar. At sabi niya, sabi ni Ibrahim alayhi salam, kaya sabi ni Ismail sa kanyang ama, "At itaas mo ang iyong parda o ang iyong suot-suot, yung thob mo, para hindi siya matalsikan ng dugo at hindi makita ng aking anak ay ng aking ina at hindi siya malungkot." Allah, imagine. Taas mo ang iyong mga damit para hindi matalsikan ng dugo, baka makita ng aking ina at siya'y malungkot. Subhanallah. La ilaha illallah. Tignan nyo yung kanilang pagsuko. Tignan nyo yung pagsuko ni Ismail at Ibrahim alayhi salam, na kung ano yung inutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay handang-handa sila. At nung nakita ni Allah subhanahu wa ta'ala, imagine, nung nakita ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsuko nila, nung mismo nagigilitan na o isasacrifice na, iaalay na ni Ibrahim alayhi salam. Sabi niya, inurumpa niya yung kutsilyo. Sabi niya, "Aking ama, dito mo ilagay sa pinakataas." Dahil si Ibrahim, anak niya yun eh.
Imagine kung ikaw, anak mo yung gigilitan mo. Siyempre, matataranta ka yung anak na gagawin mo. Kasi sinabi sa kanya ni Ismael na aking ama, dito mo ilagay sa taas para maging mas madali sa iyo ang aking ayong pagkatay. Allahu Akbar. Subhanallah. Dahil sa utos ni Allah SWT sa apoy, naging ito ay parang air-conditioned kay Ibrahim. At instead na matupok siya doon, naging maganda pa yung katawan, naging healthy, malusog pa si Ibrahim. Dahil sino may gusto, dahil yun ay utos ni Allah, kung ano yung gustuhin niya ay magagawa niya. Kaya pati doon sa yung kutsiling yun, na dapat sana ay kakatay kay Ismail, ay hindi nangyari yung pagkatay na yun. At inutusan din ni Allah SWT ang isa sa mga malaika para yung cubs. Ibig sabihin ng cubs, yun yung kambing na merong sungay. At yun ang naialay, yun ang nakatay ni Ibrahim a.s. at hindi yung anak niya na si Ismail. Kaya on that time, kaya sinabi ni Allah SWT sa Quran, nung kanya itong nagawa, sabi niya na nagawa ninyo, nasunod ninyo kung ano ang ipinag-utos ko sa inyo, yan ay tanging pagsubok ko lamang sa inyo. Kung alin ba ang mas matimbang sa iyo, ang pagmamahal mo sa iyong anak o ang pagsunod mo sa akin. Allah. Kad sadaqta ru'ya wa inna hada labala'un muhim. Nakapagkatotohanan yan lamang ay pagsubok ko sa inyo. Sabi niya, Ya Ibrahim, sabi ni Allah, Ya Ibrahim, katotohanan pinatunayan mo sa akin ang iyong pagsunod sa akin. Kung ano ang napanaginipan mo ay sinunod mo. Kumbaga, nasunod mo kung ano ang iniutos ko sa iyo. At ang katotohanan, yun lamang ay tanging pagsubok ko sa iyo. Subhanallah. Kaya yung mga pangyayaring naganap kay Ismail at si Ibrahim sa pagpunta nila sa pagbato niya, yun yung tinatawag na Jamrat, yung tatlong binabato. Yung tatlong binabato. At yung nangyari dun sa Mina at sa Safa wal Marwa din kay Hajar, yung pagbalik-balik niya na 7 beses, ito ay mga pagsubok sa kanila ni Allah at hindi kailanman lalagyan ni Allah SWT ng karangalan ang mga bagay na nangyari maliban kung hindi niya makita ang tunay na pagsuko ng kanyang alipin. So yung pangyayaring pagbalik-balik ni Hajar sa Safa wal Marwa ng 7 beses, imagine ginawa niya itong tanda at gawain bilang kasama o parte o bahagi ng pagsasagawa ng umrah at bahagi ng pagsasagawa ng hajj bilang pagdadakila sa kung ano ang sabar, kung ano yung pagsubok sa kanila ni Allah SWT na natiis nila. At gayon din yung pagsubok ni Allah SWT kay Ibrahim a.s. bilang sa pagmamahal niya sa kanyang anak, yung pagbato-bato niya at yung pag-alay niya naging parte dito. Kaya tuwing Eid al-Adha, inutusan tayong mag-sacrifice dahil doon. Kaya nagkaroon. Ngayon, yung kasiyahan ni Ibrahim at kanyang anak sa pagkakatagumpay nila sa pagsubok nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ganoon din yung kanyang ina, nung nagtagpo-tagpo sila, sobrang kasiyahan yung kanilang naramdaman, kaya sa Eid al-Adha may tinatawag tayong celebration to commemorate kung ano yung nangyari. Subhanallah. Kaya tayo inutusan ng Allah SWT at may mga dahilan. Hindi kung saan-saan lang natin napulot yung mga arkanong Islam, mga kautusan sa atin ni Allah, kung hindi may mabigat na dahilan kung bakit pinangyayaring mga pagsamba ang mga bagay-bagay na kung saan may mabaga at may mabigat at malalim itong knowledge o hikmah na itinuturo sa atin, no? At bilang pagbibigay ng karangalan sa mga pagsasakripisyo ng mga propeta, gayon din sa mga alipin ni Allah, bilang tanda din ito ng paggalang at pagbibigay natin ng katarungan sa yung
kanilang ginawa. So alhamdulillah, ito yung maikling kasaysayan no history noong pangyayari kung bakit nagkaroon din ng Hajj at yung Eid al-Adha at yung pagsasakripisyo, yung al-Udhiya. Okay, so meeting is adjourned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.